Kasi kung ako lang yung pinaglaban niya, sana ngayon hindi na tayo nakikita-kita. Yes. Pero dahil alam natin na kailangan pa din tayo ng bayan, hindi pa din tayo. Excited po ako for what is to come. Kasi na-prove na natin na kahit walang posisyon, ang dami natin pwedeng gawin. At parang mas maganda pa nga na walang posisyon kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon na mag-galvanize yung community, yung iba't ibang mga sektor na gustong tumulong. Yung ginagawa po natin, tulong ko sa pamahalaan, tulong ko sa community. Hindi tayo gagawa ng mga programa na meron ng programa ang pamahalaan. Bagkos, ang hinahanap natin gawin, kung saan yung mga gaps, doon tayo papasok. Kaya po natin ginagawa yung bayan ko, teacher ko, dahil yung mga dumaan na mga international assessments, pinakita na malaki yung problema natin pagdating sa primary education, lalong-lalo na sa reading. Diba? Ito pong modelo natin, tried and tested na. Kanina po nasa Siena College tayo. Kunento ko na yung naging pilot po nito 2019 pa sa General Luna sa Quezon. Napakaganda ng results. Sinundan po sa Naga kung saan ako taga doon. Sa Naga po, nasa fourth batch na tayo. Bawat batch ay anim na eskwelahan yung nagpa-participate. Local DepEd mismo yung ating partner. Wow. Dahil po dumami na nang dumami yung mga estudyante pinapadala sa atin ng DepEd, nag-partner na tayo with tertiary education para may steady stream tayo ng mga volunteer tutors. Dito po maswerte tayo kasi sa umpisa pa lang, partner na natin yung Siena College. Napalakpakan natin yung Siena College. Mahalaga po ito dahil yung sustainability ng proyekto, talagang nakasalalay siya, hindi lang sa community gustong tumulong, pero sa partnership with an institutional academic partner. Masayang-masaya ako kasi alam ko dito sa Taytay, hindi naman, siguro understatement ito, hindi naging madali dito ng panahon ng eleksyon. Pero meron mga taong kagaya nyo na handang lumangoy kontra sa Agos para ipaglaban yung bayan natin. Pero siguro paalala lang, tapos na yung eleksyon. Huwag na natin tingnan yung mga kulay kasi hindi naman kulay yung pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin, bayan. Kaya sana yung puso natin bukas para sa lahat. Kaya natuwa po ako kanina na sinabi sa opening natin na bukas tayo kahit hindi natin nakasama ng eleksyon. At dapat, dahil tapos na yung eleksyon, hindi na pinag-uusapan kung sino yung binutohan natin noong May. Kahit pa po kontra sa akin, dapat welcome tayo basta gustong tumulong. Kasi ang pinakasadya naman natin, pagkaisahin ng yung tunay na pagkakaisa ng community. Kasi yung ginagawa naman natin para sa kanila. Ang biro ko po kay Beth kanina, sobrang touched ako nung ginawa niyo. Ngayon lahat na para familia, inipon niyo para sa okasyon na ito. Kasi parang narilive natin yung mga mabubuting, parang magagandang pakiramdam na nadaanan natin ng eleksyon. Diba? Aminin nyo man o hindi, kakaiba yung eleksyon na yun. Yes. Diba? Very. Ang pinaka-pureba natin, talo na nga tayo, pero tayo pa yung pinakamasaya. Diba? Parang hindi nga sumang-ayon sa kagustuhan natin yung resulta, pero yung energy nandun. Yes. At yun yung eleksyon na hindi umaasa sa kandidato, pero baliktad, yung kandidato yung umaasa sa tao. Yes. Pero yung nga yung sinasabi ko kanina, binibiro ko po si Beth, alam niyo, sabi ko sa kanya, alam ko na kung bakit natalo ako sa Taytay. Sabi niya, bakit? Kasi matar po yung hindi niyo pinamagay. Sabi niya. Sa kanya yung dinisang niya yung mga tinsyo. Pero syempre, biro lang yun. Alam ko na ito yung pinagtatago-tago mo na mga souvenirs from the elections. Pero, di ba, ewan ko sa inyo kung sino yung mga active na during the last campaigns. Pero ang traditional na election kasi, kandidato yung nagpo-provide ng lahat. Pero ito, kanya-kanya. And mawala yung mayaman sa kamahirap. Kasi walang mahirap. Walang sobrang hirap na walang maiaambag.
Diba? Parang yung traditional, yung mayayaman, yun yung hinihingian para makatulong sa election. Pero sa atin, hindi natin kailangan humingi. Kasi tao yung nakutusa. Diba yun yung pinapangarap natin na klase ng bayan? Ang pinapangarap natin na klase ng bayan na yung tao inspiradong tumulong. Hindi na siya kailangan pakiusapan pa. At yung tao walang hinihinging kapalit sa nakaupo. Dahil alam niya na ang pinaka-responsibilidad ng kanyang tutulungan ay malinis at mabuting pamamahala. Yun naman po yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon na para sa amin, hindi ko talaga ni-regard na loss yung resulta ng election. Kasi ang daming milagrong nangyari during the elections. Yung nangyari po ng kampanya, so much more than what we dreamed of, so much more than what we prayed for, dahil tao talaga yung gumalaw. Maraming imposible na nangyari ng eleksyon. At kung mayroon mang aral na napuno tayo doon, basta nagkakaisa tayo, walang imposible. Diba? Ngayon po, after the elections, laging may nagtatanong sa akin, ano na yung sunod? Senator! Parati ko pong sinasabi na, di ba na-prove natin ng election na hindi na tayo naghihintayan? Kung ano yung magagawa na natin, gawin na natin. Pero siguro ang isang caution ko din, paminsan kasi nawawalan tayo ng energy pag naiisip natin insurmountable yung problema ng bayan, di ba? Ang dami ng problema na wala na ako ng pag-asa. Parati ko po sinasabi, huwag na natin isipin yung kabuuan na bayan. Ang isipin lang natin muna yung sarili nating bakuran. Kasi yung sarili nating bakuran, pag naayos natin yon, magbibigay yun ng inspirasyon sa iba. Halimbawa dito sa Taytay, magsisimula na tayo ng Bayan for Future Program. Pwede tayong mangarap na dahil sa Bayan for Future Program, walang bata sa Taytay na mag-grade 4 na hindi pa nagbabasa. Yes. Para yung PISA report natin, hindi na ganun ka kapalpak. Di ba? Kasi nakailang PISA report na tayo, halos nasa bottom tayo. So, kahit yun na lang muna. Kahit yun na muna yung ambisyon natin, huwag na natin tingnan muna yung labas. Kasi paminsan, okay naman sana, noble naman na iniisip natin yung buong bansa. Pero pag iniisip na kasi natin, ang daming problema eh. Di ba? Tutok lang muna tayo sa isa. Tapos pag mas marami nang nahihikaya tumulong, saka na natin dagdagan yung tututukan. Marami po akong gustong pasalamatan. Isa kayo sa mga nakabisita na sa museum, di ba? Sino ba yung mga nakasama sa museum dati? Naalala ko pagpunta nyo, may baon pa kayo ng budbod. Ng adobo, budbod, lugaw. May baon pa kayo. Yung mga ganun pong pagbisita, nakaka-ano po yun, nakaka-touch sa aming mga puso. Dahil, alam nyo, yung traditional, ang talunan, hindi na pinapansin eh. Pero yun po yung prueba na hindi kasi ako yung pinaglaban niyo, pero yung bayan niyo, kaya nandyan pa din kayo. Hindi tayo natalo. So maraming mga grupo, yung mga kababaihan, yung mga muralists, syempre yung Bikers for Lenny. Yung Bikers for Lenny, sinabi ko sa kanila nung Sunday, ay, Saturday tayo, no? Saturday. Yung launch ng Build Pilipinas, nasabi ko sa kanila, grabe yung pasasalamat ko sa kanila, kasi kung hindi nyo po nalalaman, sino talaga yung pinakaunang lumabas? Ano, pinakaunang lumabas? Hindi pa ako nagdedesisyon nandiyan na sila. Hanggang ngayon, hindi pa din nawawalan ng inspirasyon. Iba-ibang grupo dito, sana yung maging aspiration ng kababikat sa buhay, angat buhay lahat. Sana yung maging aspiration, parang kayo yung pinaka melting pot ng lahat ng mga organisasyon ng lahat ng gustong tumulong sa community. Kasi di ba ang ganda pa ganun? Yeah. Na hindi tayo naghihintay sa gobyerno, hindi din natin tinitingnan yung gobyerno kalaban, pero tinitingnan natin na tayo yung suporta sa gobyerno. Yun naman yung mabuti,
pag may ereksyon na, saka na lang ulit mag-kulay-kulay yun. Pero dahil wala pa namang ereksyon, trabaho muna tayo. Ano? Kasi yung tao naman po, marunong mag-appreciate kung ginagawa natin para sa eleksyon lang. Pag ginawa natin para sa eleksyon lang, pag wala ng eleksyon, wala na din tayong energy. Pero nakikita natin dito sa inyo, walang eleksyon pero ganadong-ganado pa din. So yun yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Kahit po kami sa angat buhay, hindi kami nawalan ng alata ng gana. The day after natapos yung term ko as Vice President, nilaunch na kaagad natin yung angat buhay. Yung pag-ikot po natin sa buong Pilipinas, may eleksyon wala, ginagawa natin. In fact, noong Lunes, nasa Bataan po kami, ngayon nandito kami sa inyo, sinusubukan namin at least twice a week, may nagbibisita tayong volunteer groups. Marami din mga volunteer groups na very active pa din until now, naikutan na din natin sila. Sana hindi ito yung huli na pagbisita ko sa... Sana may bita ulit ako? Makapunta ako dito siguro sa graduation ng first batch. Yes. Tapos sa launch ng second batch. Opo. Ano yun? Excited po tayo. Titingnan natin. Ano kaya yung performance rate ng bayan ko, teacher ko, program sa Taytay? Dapat kayo yung pinakamahusay. Yes! So maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na po. Hindi tayo makakatagal kasi palipat mukha tayo sa Green Woods. Yes. Kasi meron din pong event doon. Pero, ano yun? Pupunta din ko si Tito din tayo. Sama tayo lahat. Sama ano sa Green Woods! Teka mo kayo. Buhay po kayo. Thank you.